Ito ay opinion ko lamang doon sa sinabi ni Ms. Tony Gonzaga. Sana wag na nating i-bash. May kanya-kanya talaga tayong sinusuportahan. Alam mo kung bakit ang gulo-gulo ng bansang Pilipinas? Dahil sa mga supporter ng bawat partido. Hello guys! Welcome to Now World! And of course, maraming salamat po sa lahat ng mga nag-subscribe na sa aking YouTube channel. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe James World at pakihit na rin po ang like at ang bell button para lagi po kayong updated sa aking mga bagong videos. Maraming salamat! Hello guys and welcome to my channel! For today's video, gagawa lang po ako ng reaction at review doon sa nagtitrending na intro ni Ms. Tony Gonzaga sa naganap na campaign rally sa Cebu City. Kasi parang binigyan nila ng ibang kahulugan yung sinabi ni Ms. Tony sa pag-intro na yon. Maraming nambash sa kanya. Ngayon, chinek ko kung tama ba yung ginamit niyang terminology doon sa rally na yon. Bago tayo magpatuloy, panoorin muna natin yung pag-intro niya kay BBM that time. Let's all watch this. Sa dami ng rally na ginawa ng Unity, itaya daw ang Cebu ng patunay ngayong gabi! Daming tao sa Cebu. Yun, narinig nyo ha, tahanan ni BBM ang Malacañang. Ayan. So guys, yun yung terminology na ginamit niya. Magbabalik na si BBM sa kanyang tahanan ang Malacañang. So isa sa mga nag-react dyan sa pag-intro niya na yan ay si Mocha Uson. Panoorin natin ang reaction niya. Gusto ko lamang pong mag-komento dito sa sinabi ni Ms. Tony Gonzaga. Alam mo ma'am, hindi maganda yung sinasabi ninyo. Napaghahalataan na wala po kayong alam sa public service. Si Pangulong Duterte nga po ay sinasabi niya na ang Malacañang ay kanya lamang opisina. Hindi po niya ito tahanan. Ito ay pag-aari ng taong bayan. At para sabihin mo, nababalik na sa kanyang tahanan sa Malacañang si Marcos, ay parang sinabi mo na rin po na diktador ang kanilang pamilya na ginawa na talagang tahanan ang Malacañang noon. Umalis lang saglit at ngayon ay babalik muli para angkinin ito. Paalala lang po, ang Malacañang ay pag-aari ng bawat Pilipino. Ito ay opisina lamang ng public servant ng ating bayan. Sana po ma'am, matuto kayo sa mga sinasabi ni Pangulong Duterte. Yun, so guys, ang sabi naman ni Mocha is opisina lamang daw yun. Totoo naman yung sinabi ni Mocha Uson na walang alam sa public service si Tony Gonzaga. Kasi, unang-una, hindi naman talaga siya public servant. Diba? Para siguro malaman natin kung ano ba talaga yung tawag doon sa Malacañang. Ang nakikita ko kasi, ang issue is yung paggamit niya ng tahanan. So, i-check natin guys. Alamin muna natin ano ba talaga yung Malacañang. So, nag-research kasi ako, syempre sa Google. Ang lumabas doon sa Wikipedia, basahin natin guys para medyo klaro. Malacañang Palace. Ayon sa Wikipedia, okay. Malacañang Palace is officially known as Malacañang Palace. It's the official residence and principal workplace of the President of the Philippines. So malinaw naman po sinabi po doon sa Wikipedia na ang Malacañang Palace ay official na residence and principal workplace of the President of the Philippines. So, ibig sabihin, hindi lang siya workplace, residence din po siya. I-search natin, ano ba yung residence? Residence, a person's home, the place where someone lives, the official house of the government, minister, or public
and official figure. The palace was designated the official residence of the head of the state. Yung palace daw po ay designated sa official residence ng head of the state. So which is the president, guys. Ibig sabihin po guys, residence po siya ng head of the state. So malino po at klaro po. So sinek ko naman po anong English ng tahanan. Ayon po sa Google, ayan, pakicheck po. Tahanan, home. So tama naman po yung word na ginamit ni Tony Gonzaga na tahanan dati ni BBM ang Malacañang. Kasi alam mo kung bakit? Nung panahon ni Ferdinand Marcos, iba't natira nga sila sa Malacañang. So natira din si Bongbong doon. Kaya nga ang tawag sa kanila, first family. Ibig sabihin, dati nang naging tahanan ni Bongbong Marcos ang Malacañang dahil ang tatay niya ay naging head of the state ng bansang Pilipinas. So yun po yung malinaw po doon. Ibig sabihin, tama po yung word na ginamit ni Tony Gonzaga. Nabigyan lang siguro ng ibang meaning ng ibang tao. Ito ay opinion ko lamang doon sa sinabi ni Miss Tony Gonzaga. Sana wag na nating i-bash. May kanya-kanya talaga tayong sinusuportahan. Alam mo kung bakit ang gulo-gulo ng bansang Pilipinas? Dahil sa mga supporter ng bawat partido. Ang pangit kasing makita na ang mga Pilipino ay nagkakawatak-watak dahil lamang dyan. Respetuhan na lang po tayo kung sinong gustong iboto ng isang tao, kung makating ka o makapula ka, respetuhan na lang tayo kasi may kanya-kanya tayong view at may kanya-kanya tayong paniniwala dyan. I-comment below nyo na lang guys kung ano ang view nyo dito sa trending na intro ni Miss Tony Gonzaga. Kasi para naman sa akin, hindi naman siya mali. Yun lang guys, sana may na-share ako sa inyo at sana ay meron po kayo kahit pa paano. So hanggang dito na lang guys ang aking review. Hindi po ako political expert guys. Ang ni-review ko lang naman po dito para mo klaro din po sa inyo yung pag-i-intro ni Miss Tony Gonzaga. That's all for today. So, salamat pala sa lahat ng mga subscriber. Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe to my channel, James Ford. Pakihit po ang like at ang bell button para laging updated sa aking mga bagong videos. Hanggang dito na lamang. Hanggang sa muli. Paalam!